ako ang Laguna, mga kabus, may liliw. Aba naman, syempre, ang of course, Nueva Ecija. Meron namang Gapan City! Ang taas ng area natin, mga kapuso, dito. Good morning, mga kapuso. At nagbabalik pa rin po tayo sa Footwear Capital of the North. O, ha? Para ibida po sa inyo, mga kapuso, ang mga pinagmamalaki nilang mga tsinelas, mga kapuso. O, diba? Kita-kita naman po natin, ha? Ano bang size ang hanap ninyo, mga suki? Pili-pili na. Kitang-kita naman po natin, mga kapuso. Siguradong marami kayong mapipili dito kahit anong size yan, ha, mga kapuso, ha? At syempre, alam nyo ba, mga kapuso, isa nga po ang paggawa ng tsinelas, mga kapuso, sa pangunahing industriya dito sa Gapan, kung saan mahigit 15,000 po ang populasyon. O, diba? At noong 1930s nga po, nagsimula pa po at umusbong po ang ang industriya ng paggawa ng tsinelas po dito sa Gapan, mula sa tradisyonal, umano-manong paggawa, aba, hanggang sa modernong paraan, kanilang ginagamit po para makabuo po ng dekalidad na tsinelas kagaya ng hawak ko ngayon. O, diba? Ayan po, mga kapuso, pinapakita ko ng live na live sa inyo, talaga naman dekalidad. O, look at that. At dito nga po sa Barangay Mangino, patuloy po ang industriyang ito na makikita hanggang sa mga tahanan dito. Kanina naglibot-libot na po ako. Talaga namang gumagawa talaga sila. At talaga pinagpapatuloy hanggang ngayon ng mga kapuso natin dito ang paggawa ng tsinelas. O, diba? Paano nga ba ginagawa ang tsinelas na yan? Aba, syempre, tuturuan tayo niyan ngayon. Bibigyan tayo ng impormasyon ni Sir Ruel Sebastian kung paano ginagawa. Good morning, Sir Ruel. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning po. Ayan, nakatala, napaka-formal naman ni Sir Ruel. Ito pa ang aking unang katanungan, Sir Ruel, sa inyo, ha? Paano po ba ginagawa ang mga tsinelas ng Gapan? Ginagawa po ang tsinelas ng Gapan. Meron po kaming gamit na rugby. Tela. Ito, tela. Oh, ito, tela. Itong ginagamit natin ngayon. Yes, ma'am. Okay, so itong area po na ito, sir? Ito yung entrada. Entrada, ayan. Kasi po ang tsinelas po, mga kapuso, ah, para masabi lang sa inyo, may iba't ibang mga, of course, mga area yan, di ba? Ito yung pinaka-entrada, yung pinapakita ko ngayon sa inyo. Oh, entrada, ito naman yung pinakasuelas niyan. So may iba't ibang mga parte dito ng lugar ng pagawaan yan. Ginagawa yan dito sa area na to, ginagawa, ito yung pinaka-entrada. Tama? Ito, yung nag-drawing si ate. Ang tawag dyan, ate, ay? Novak. Ayan, Novak ang tawag dyan, mga kapuso. Ayan, ipakita natin. At syempre, sa area naman po ito, Sir Ruel, ay? Yalang suelas. Suelas. Ipakita natin ang kanilang suelas. At syempre, dito rin, of course, chine-check kung anong size yung ginagawa po, di ba? Assorted, assorted. Ako size 6 ako, Sir Ruel. Anong size nyo, Sir Ruel? 9. Size 9? Ang laki ng size ng paa ni Sir Ruel. Malaki. Malaki ang size. Malaki. At dito naman, puntahan natin si Kuya. May ginugupit. Ano kaya itong ginagawa ni Kuya? Sir Ruel, ano naman po itong nangyayari dito? Yan po yung letihan. Letihan ang tawag naman dyan. Dito naman po? Saka mamidodobla. Dinodobla, ayan, dinodobla, yeah, ang leti kanina na ginamit natin at dinidikitan ng bitina, of course, gamit, of course, ayan, ng pandikit, of course. Ayan, pagkatapos po niya, Sir Ruel, dito na tayo. Eri po yung suelas na lalagyan ng takong. Ipakita natin, ha, eto po, ayan, mula doon kanina, nilalagyan pa yan ng konting takong, mga kapuso. Okay, so ito yung pinakatakong niya. Okay, eto yon, ididikit ni Kuya yan dito sa may pinaka... Suelas. Ayan po, mga kapuso. Ah, live na live yung nakikita. Sa unang hirit lang yan, mga kapuso. At pagkatapos niyan, Sir Ruel? Aba, pupunta na tayo. Lilipat na tayo dito sa area na to. Aba, may machine din kayong ginagamit. Parang may patahi ang nangyayari. Ano naman po yan, sir? Itatahihan mo yung, ano, yung pinakagilid. Ah, yung pinakagilid! Okay, yung pinaka-soul po, mga kapuso. Para siyempre mag-lock yan at hindi magtanggal-tanggal. Merong patahi yan silang meron ginagamit. At ginagamit ni ating ngayon ay tinatahi ni madam. Ilang taon na po kayong nagtatahi of course gumagawa ng tsinelas po, madam? Tagal na po. Mga ilang taon na po? Huhulaan ko po ba? Wala pang 100. Wala ba? Ilang taon na po? 21 years. 21 years! Oh, dibo ng lalaki. Oh, di ba? At siyempre, pagkatapos po yung patahiyan na po yan, sir. Finished product naman. Eto na, ipapakita na natin agad-agad ang kanilang mga finished product. Eto, ipakita natin, mga kapuso, live na live po. Ah. Iba't ibang klase po ng tsinelas. Ay!
Nakuha ko, nakita ko yung pares ng aking chinelas nandito. Destiny, mapapunta sa akin ito mga kapuso. Okay, at bawat chinelas po ninyo sa Roel Balita, kung may mga pangalan niya mga yan, tama? Halimbawa itong chinelas na ito. Strap to Ribbon. Strap to Ribbon. Ako, pinag-isipan talaga yung pangalan ng kanyang chinelas, Strap to Ribbon, kasi merong ribbon. 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 Tapos ito naman po. Sandals na lubid. Nakalubid. Lubid! Ayan, parang lubid. O, oh, parang sa, kay David and Goliath. Mm. Diba? Okay. At tas dito naman po. Ayan ang, ma'am, yung usong bibi. Usong bibi? Usong bibi. Usong bibi. Ah, kasi nguso, mukhang uso ng bibi, mga yeah. Kapuso, ha? Siyempre, tanongin ko naman po kayo, sir, sa mga kapuso natin yung nanonood ngayon. Mm. Nagtatanong magkano naman po itong mga chinelas na ito? 45, ma'am, isang pares. 45 isang pares. Paano naman po pag isang bagsakan? 540, ma'am. 540, ilang peraso po yun? 12 pares. 12 peraso. O, so ibig sabihin yan, makakamura kayo ng bonggang-bongga. Diba? Bura, okay. Ma'am. Pwede ko bang i-try po yan, sir, yung paggawa niyan ng very light? Okay, eto. Okay, ilalagay natin yan. Pakita natin, ha? Asa yung dinidikit mo, kuya? May didikit ka pa ba dyan? Wala na. Ito, ito na. Yeah. Pahiram pa ng isa. Ito. Ito yon. Ay, at saan yung ano niya? Pares niya, kuya? Okay. I-check natin, ha? Ito yung pandidikitan niyan. Ganyan. So, magiging, ayan, para mas makapal na at mas madaling magamit pa ng mga ating mga kapuso, di ba? Pang matagalan yan. O, di ba? Kitang-kita niyo po, mga kapuso. Hindi biro ang paggawa ng chinelas, mga kapuso. Kaya saludo tayo sa mga gumagawa ng chinelas. Palakpakan naman sa mga bahay-bahay nila dyan. O, di ba? At kita-kita po, of course, dahil sa pagsaludo namin sa inyo, siguradong nagutom kayo sa paggawa ng chinelas. Kaya, may handa ang unang hirit sa inyo. Meron tayong pabudol fight. Let's go! Ayan na! Wow naman! Hello! Yes! Handa na ba kayo sa pabudol fight? Yes! Huwag kayo magalala kanina. Naghugas-hugas na kaming lahat dito mga kapuso. Ha? Kaya naman, ready, set, and go! Ayan na po mga kapuso. Sige, kain-kain lang po na kung sarap nung tuyo. Gustong-gusto ko yan. At syempre mga kapuso, habang kumakain ang ating mga mommies and daddies dito, hindi pa dyan nagtatapos mga kapuso dahil may regalo pa ang unang hirit sa mga kapuso natin na nakabunot kanina ng UH sa kanilang, of course, registration kanina na ginawa natin. Pakita natin, asan yung mga nabunot yung UH? Ayan po mga kapuso, ha? O, ayan. O, look at that, o. Meron kami regalo sa inyo, o, diba? Mas masaya talaga at sara. Okay. Alate, kumusta? Okay na okay po. Masaya po ba? Ay, siyempre. Ay, masaya. O, meron ka na nakuha ang pang, ano, of course, pang-agahan at pananghalian. Pwede ka na makibudol fight doon, ate. Kita nyo, ha? Hindi pa siya nagtatapos, mga kapuso. At mamaya, meron pa tayong game na inenda sa ating mga kapuso dito. Magbabalik yung pambasa morning show. Unang! Ayan, ang taas ng boses. Congratulations sa lahat ng mga nanalo. Nagpa-ano tayo dyan eh, raffle na pinunod kanina. Ako congratulations sa mga kumakain ng Boodle Fight. Because ang sarap! Buti na kayo! Oy, Rhea, bagal! Oh, speaking of, pagkatapos yung kumain ng Boodle Fight, kailangan na